Hello everyone! Welcome back to our channel! Mainit na araw sa inyong lahat! Kahit na umulan kagabi dito sa Bulacan, tirik na tirik pa rin yung araw. And in today's video, gusto ko lang ipakita or i-share sa inyo kung paano ko pinopropagate ang aking mga Chinese evergreen plants or ang mas kilala sa tawag na aglaonema or aglaonema plants. Kung naalala nyo, last week or nung nakaraang linggo, pinag-iisipan ko kung pupugutin o puputulin ko na tong isang to. I-set aside muna natin tong isa. Wala tayong gagawin sa kanya. Ipinakita ko lang sa inyo. Eto guys, oh. Kung maaalala nyo before, or basta nung pinakita ko sa inyo, ganyan na kasi yung itsura niya. Nagdadalawang isip ako kung ipopropagate ko siya or hahayaan ko ng ganyan. Kaya lang kagabi, nakita ko siya na kahit nakatali na, ito guys yung tali niya, tinatali ko siya dito and then dinidikit ko siya sa plant rack. Kaya lang, ganun pa rin siya guys. Parang ano, taglit na taglit, especially tong isang to, kailangan na talaga niyang ipropagate. Pag meron kayong mga aglaonema plants na ganitong klase, especially yung mga mother plants na, alisin natin to, na hindi mo alam kung saan sila pupunta. Ayan, no? Bigat na bigat na siya sa dahon niya kasi napakalaki ng dahon niya guys. Ayan. Apakalaki niyan, hindi po siya sira or hindi po siya bulok, pero mapapansin niyo para siyang brown dito, para siyang nalulusaw pero hindi po siya lusaw. Yan ang ipapakita natin ngayon sa inyo dahil tumubo na yung aking pinakahihintay dito. Iniisip ko kasi before kung pupugutin ko siya, itong mga nakalaylay na mother dito, papalakihin ko muna to or ihihintayin ko siya lumabas. Siguro mga after 2 days, 3 days, ayan na siya, lumago na. Ito yung mga pinakita ko sa inyo na bagong suloy. So, ito, pwede na natin siya ipropagate. Napakahaba na, marami na tayong magagawa dito. At nilagyan ko na rin to before ng cable tie. Ayan guys, oh, may cable tie yan sa loob. Kasi nga, gusto ko magkadikit sila and then, ano, ganyan. Kaya lang, bumababa siya and then, lumalaylay pa din. Ito yung time na maganda siya ipropagate kasi lumabas na yung kanyang mga dahon. At napakalaki din ng mga dahon niya. Tingnan nyo naman yung kanyang tubo. Andun yung isa. Andito yung isa. Madali lang tong ipropagate. At, ay, napuna. Sira pala to, oh. Ayan, kaya kailangan natin ipropagate to. Madali lang siya ipropagate kasi matanda na siya or matured na. Pwede na nga siyang iseparate itong dalawang to. Kaya lang, hindi ko na siya iseparate kasi nga pupugutin natin. So, ganito lang ang itsura ng pagpupugot. Huwag niyong sasagarin dun sa dulo. Dito, oh. Huwag dyan. Dito na lang sa bandang gitna. Kasi, lulubog pa naman natin yan sa lupa. Ayan. Ito yung unang harvest natin. Tapos, etong pangalawa. Etong pangalawa ang medyo mahaba. Ayan, oh. Napakahaba na itong pangalawang to. So, dito ko siya ipupugot. Ayan. Tingnan nyo. Hindi siya bulok. Green na green siya. Tingnan nyo yung ating nakuha dito. Ayan. Dalawang puno. And then, etong nakikita nyo mahaba na yan, gugupitin ko pa din siya guys. Siguro nasa 1 inch or 1.5 inch yung gagawin ko dito. 1.5 yan. And ang kagandahan kasi dito sa ating mga aglaonema plants, yung kanyang nodes, dikit-dikit siya. Ayan, ganyan kalaki lang yung gagawin natin. Etong isa muna, etong unang pinugot ko, gugupitin ko siya ng isa pa. Gunting lang kasi yung available sa akin. 2 inches yata to. Hindi, 1.5. Ito, makakakuha pa tayo dito ng tatlo. 1. 2. Tanggalin na natin to. Ayan. Ayan. Ganito yung itsura niya. Hindi ko naman siya pinudpod. Nagtira lang siguro ako mga half inch yan para pag tumubo ang dahon ay hindi naman siya lalaylay ulit. And kaya ko rin siya pinugot or kaya ko rin siya naisipan putulin na kasi may mga bagong ugat na dito. Dito sa tumubong to guys na stem, may mga bagong ugat na lumalabas. Ayan o. Hindi ko alam kung makikita niya pero ayan puti na yan. Yan, bagong ugat yan. Pwede na natin siyang i-air dry ng ganito lang. Pero ako, dahil marami tayong mga dye
dito or detain powder, okay. Yan ay lalagyan ko para ma-protect natin yung wound sa kahit anumang elemento na dadapo dyan, insects, ganyan. Hindi ko na siya ginawang paste kasi wala akong panghalo. Didikit din naman siya kasi may dagta. Ako kasi, madalas na ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng water and then, pag sticky na, saka ko siya ano, ginagamit o ini-apply. Pero pwede namang powder lang na ganito. Kasi meron naman siyang dagta, so didikit pa din siya, guys. Ito yung mga method na ginagawa ko sa pagpo-propagate. And then, yung mga nauna kasi, ilagay ko lang siya dito muna. Mamaya ko na siya tatanggalin. Etong mga pinugot natin na to, guys. Kung sakali na idadirect mo siya ng tanim sa potting mix, ay lagyan nyo rin siya ng ditane para matuyo agad yung kanyang wounds o yung sugat. Pinagupit ko sa kanya or pinagupitan natin sa kanya. Ayan, oh. Pero guys, hindi ko na siya lalagyan dahil ipopropagate ko siya through water. Pwede din tong idirect sa potting mix. Lagyan nyo siya or i-dip nyo lang siya doon sa paste. For example, nag-dip tayo ng ganyan and then pwede nyo na siyang itanim. Agad-agad. Huwag nyo lang siyang papaarawan. Lalo na pag kakapropagate pa lang. Bigyan nyo siya ng time na mag-heal or magkaroon ng new root, saka nyo siya ilabas. Ako guys, pag naka 1 month to 2 months na sa akin yung halaman, tapos ganun pa din siya na dumadami na, nagkakaugat na ng bago, yun yung time na ini-introduce ko siya dahan-dahan sa sunlight. Pero dun sa paglalagyan nyo naman, pwede yan na naka-bright light. Ang iniiwasan lang natin kasi ay mabubulok siya. Ito po ay hindi ko siya itatanim sa potting mix. Ang gagawin ko dito, ibababad ko siya sa water. Meron ako ditong dalawang water, regular water, tap water. So, dahil malaki to, sobrang daming tubig. Ayan. Ganyan lang yung tubig niya. Ito, oh. Lagyan natin ng konti pa. Ganito lang karami yung nilagay kong water kasi yung mag-uugat lang naman dito ay yung may parting node. Sa iba guys, ang ginagawa nila, binabalutan nila ng plastic to. And then yung tip niyan hindi nakadikit sa water. Pero ako guys, dinidikit ko sa water yung tip nito kasi doon naman siya nabubuhay sa akin. Pero po pwede rin na may balot na plastic dito sa ibabaw ng baso and then ipatong nyo tapos may tubig sa ilalim. Ayun na, mag-uugat din siya. Effective sa akin yung ganito lang. Oh, yan. Nakaganyan siya. Tignan nyo naman, sobrang laki na. So, ito talaga kailangan na natin siyang pugutin or anhin. Ito guys, pag nabuhay, ihihiwalay natin siya. Hindi na natin siya pagsasamahin sa isang pot. Tignan nyo, oh, natapon. Mamaya, lalagyan ko na lang siya. And, nalalaglag din siya, kaya ilalagay ko na muna dito. And then, etong mga pinagpugutan ko na to, pwede siyang ilang araw o isang linggo siya na naka-air dry lang ng ganyan or pwede mo siyang ipatong pagkaputol natin sa tuyong potting mix. Yung pinagpugutan pala natin, lalagyan ko na rin ng dieting powder. Pwedeng paste, pwedeng hindi. Para naman maghilom agad yung sugat niya. And guys, huwag niyo muna siyang patutuluan sa ulan. Huwag nyo muna siyang papaarawan etong pinagpugutan din natin na mother plant kasi mabubulok din po yan. Katulad dun sa mga nauna, mabubulok din po yan. Kaya dapat talaga hindi siya mababasa hanggat hindi patuyo yung kanyang wounds or sugat. Ang potting mix naman na maganda sa ating mga pinopropagate na aglaonema kung itadirect nyo siya sa potting mix ay mas maraming rice hull. For example, hindi naman siya maselan sa potting mix, pero kung bibili kayo ng loam soil, dagdagan nyo pa sila at least 50 to 60% ng rice hull. Kasi si loam soil, dito sa amin, konti lang yung rice hull niya. So, ang ginagawa ko, nag-a-add ako ng rice hull. At ang gagamitin nyo palang rice hull, wag yung sariwa or yung may mga butil-butil pa ng palay. Kasi dito, may nabilhan din ako na may butil pa siya ng palay, yung mga durug-durug na palay. And, nagkakalala
kakalanggam siya or magkakalanggam. Pag yun po ay ginamit nyo, yung inyo ding potting mix na paglalagyan nyo ng rice hull na yun ay magkakaroon ng langgam, manginitlog, dadami, ayan, magiging peste pa sa atin. Kaya mas maganda ang rice hull na gagamitin nyo sa kanila ay yung pabulok na, yung dark brown na or sunog na ipa, yung hindi pa carbonized talaga or hindi siya pinong-pino ang pagkasunog. Sa mga probinsya, madami niyan pinapausok sa ano ba? Sa puno para magkabunga ng marami. Pero ngayon guys, mahirap na magsunog. Bawal na magsunog. And eto kunwari, tumubo na after a month. Ganito yung kakalabasan niya. Kakapal na siya ng kakapal. Eto guys, hindi ko siya pinutol ha. Nabili ko na siya ng ganito. Example ko lang to, na ganito yung mangyayari sa kanya. Once na, nagtubuan na yung pinutol ko dito. Kasi guys, tutubo din yan eh, yung mga pinutol ko dito. Ayan yung aabangan natin. Tapos ito, itatanim ko na lang siya pag may time na ako. Pag may time. Wala pa kasi akong rice hull sa paglalagay ng ating mga pinugot na ganito. Kasi yung ating aglaonema plants guys, humahaba siya. Natutuyo yung ilalim and then humahaba. Hindi ko sasabihin lahat pero ano, merong mga aglaw na humahaba katulad na itong pinugot natin. So ganito lang gawin nyo. Pagkaputol nyo, propagate or tanim. And then itong mga mahaba pa na natira, gupit-gupitin nyo din. Plus, ipapatong nyo lang siya sa potting mix. Huwag nyo na siyang ibaon kasi pag nagkaugat yan, sila na rin po yung hahanap ng way para kumapit yung mga bagong ugat. And napansin ko din sa aglaw, nung nagpapropagate ako through water, yung mga pinropagate ko ay matatagal ang pag-uugat. Tricolor, aglaonema, tapos yung Red Valentine, meron ding mabilis, merong mabagal, pero yung mga nasaksihan ko na mabagal, ilang buwan bago nagkaugat, konting-konting ugat lang, ay ang acting tricolor. And then, yun nga si Pink Valentine ba yon or Red Valentine? Hindi ko pa matandaan yung iba, pero silang dalawa talaga, ang tagal mag-ugat. Yung ibang mga aglaw dito, especially mga imported, hindi ko pa alam kung pag ipinropagate or pinugot ko sila or pinutol ko sila is madali din silang mabubuhay. Pero ang gawa ko kasi, bago ako magpropagate ng mga ganyan, ay pinapa-acclimatize ko muna dito. Pero kung ang aglaw na mabibili nyo is yung parang multiple stems, pag multiple stems ang nabili nyong aglaonema, mapa-imported man yan or mapa-local, tapos gusto nyo ipropagate or hati-hatiin, sa isang stem na hatiin nyo, mag-iwan kayo at least isa or dalawang ugat. Kasi pag walang ugat, matagal siyang maka-adjust. Yun yung napapansin ko din. Kaya kahit saang in general, sa ibang halaman din, pag hindi nyo sila inuwanan ng isa or dalawang ugat sa stem na kukuhanan nyo, ay matagal siyang maka-adjust or namamatay siya, mga ganong bagay. Dito sa mga ipopropagate ko ng ganito, yung ipapatong ko lang siya. Maghihintay ako ng 1 week, ipapatong ko siya, and then maghihintay ako ng another 2 weeks bago ko siya spray ng water. Para lang makasure tayo na hindi siya mabubulok at dapat wag niya siya munang ilagay sa mauulanan, mawiwisikan, maaarawan ng matindi. Okay lang bright light or morning sun po pwede sa ating mga aglaonema na pinopropagate natin. Ipakita ko pala sa inyo yung mga pinropagate ko before plus yung mga update ulit sa ating aglaonema na pinakita before. Hindi ko matandaan kung pinakita ko ba sila before. Ito na siya oh. Tingnan nyo. Nung nakaraan, isang dahon lang siya, diba? Tapos ayan, naging dalawa lumabas. Tapos eto guys, nalaglagan po yan ng plant rock, ng paso. Nung pagka ano natin, nung pagka vlog natin, ayan no, nalaglagan siya ng paso. Sayang nga eh. Tapos may mga tumubo naman ha. And then, eto oh, tumubo na siya guys. Eto din oh, ang kapal na nung mga itinubo niya. Yan, nagbabalikan na sila. Ganito yung itsura. Dito ko lang inilagay yung akin tay kasi nabulok oh, yung tumubo. Ganito yung itsura ng bulok na ipa. Bulok or tuyo. Basta yung ipa na matagal na. Ayan, ganyan ang itsura niya. Si ano pala to? Si suksum pala to. Ayan. Ito pa oh, tignan nyo, tumutubo na siya dyan. And dito ko lang inilagay yung ating pinopropagate sa gilid. Plus, ito pa yung isa kasi nalalaglag, sobrang bigat. Yan. So,
ayun lang guys, ang laman ng video to, simpleng tutorial para sa pagpo-propagate or easing-easy lang na pagpo-propagate ang ating mga aglaonema plants. Yung iba naman dito na mga pinopropagate ko ng aglaon, dalawa lang yung napansin ko na nabulok na pinropagate ko before. Well, actually, hindi ko naman talaga siya sinadyang ipropagate. Nakain lang talaga siya ng uod. Ang daming uod nung nakaraan. Tapos, hindi ko siya nakita agad-agad. Pati yung aking Monstera Adansoniae na naka-trail, kinain. So, hindi ko na lang siya binlag. Pero ngayon, guys, pinugot ko na yung aking Monstera Adansoniae. And then, nagkakaugat na siya. Or, nagkakadahon na siya. Sumama yung loob ko nung kinain ng uod yung ibang mga aglaw ko. Kaya talagang hindi muna ako nagbibili. And then, yung mga ibang halaman ko na aglaw, pinamigay ko na din dun sa probinsya. Kasi nga, nagtampo ko eh, kinain ng uod. Ang aglaonema ko lang yung bukod tangi na kinain ng uod at saka yung isang Monstera Adansoniae ko. Hindi ko alam kung bakit yun ang gusto ng uod. And yung iba naman dito, inilipat ko na siya ng pwesto yung aking mga money plant or money tree ko kasi tipaklong or grasshopper naman yung kumain doon sa ibang dahon. Kaya ngayon, nagtitingin-tingin ako dito at baka may iba pang tirahin dito yung aking mga halaman dito na alam nyo yun, yung medyo mahal. Kaya nagtitingin-tingin. Pero wala naman. So far wala pa naman ulit sa ngayon. Lalo na yung mga variegated ko na halaman. Iniisa-isa ko doon baka kakukainin ng uod or ng grasshopper. Pero wala naman. Buti na lang talaga. Yung mga aglaw lang. At yung mga kinaing aglaw, ayun na, nagtatabaan na ulit. So dito ko na i-end ang ating vlog at kung meron kayong mga ways ng pagpo-propagate o ibang way ng pagpo-propagate ng aglaonema plants ay mag-share naman kayo sa baba or mag-comment kayo para naman mabasa ng ibang mga nanonood sa atin. Baka sakaling itong mga pinakita ko ay hindi rin nag-work sa kanila at maaring yung mga i-share nyong bago ang mag-work sa kanila, why not, ba diba? Para makatulong din tayo sa iba kasi di biro ang presyo ng mga halaman ngayon. Pero at least nagmumura na kahit papaano. Kung kailan naman nagmumura ng halaman, doon ako parang naging ako sa pagbili. Parang namimili na ako sa pagbili kasi mura na yung halaman, pinipili ko pa o iniintay ko pang magmura pa. So, ayun. That's it for today's video. I hope you enjoyed it and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelaria, if you want to. And also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!